International, and there comes a point that Omega, or rather the Rafaela, can out-sustain, but the Claude will be here. Generally, maganda ang Claude laban sa mga Alice Popol kind of draft na alam natin makapag-stack siya easily. Siguro, ang problem lang for Omega Esports is ang greed na kanilang lineup. This means na magkakaroon ka ng Claude and Harith na na cores for your team na alam natin farm-dependent parehas. Yes. So, it's gonna be tricky kasi paano nga ba gagawin ni Kenji na mag-make ng space for his teammates? Well, Blacklist International, the main problem that they have is wala sila talaga initial na wave clear na sobrang bilis. Mm-hmm. Like, Alice, it will take time. Lapu-lapu, alam mo ng kumombo. And then Granger will have to commit the ultimate, pati na rin yung Rhapsody. So, pwede silang i-run down ng Omega Esports, I would say. But ikaw ba, Rob, what do you think of this draft between Blacklist International and Omega? I think Omega Esports dito could potentially take a good early stage, early game dito eh. Given that Benedetta kasi, yan yung mandi-disrupt eh. It would force a reaction dito coming from Blacklist International. Meanwhile naman, for Blacklist International, it's all about Esson. Yeah. On his Franco. If he could be able to disrupt had GC getting his buff early game, sabihin na natin na mauna yung Granger into level 4 that could potentially get the first turtle of the game, that's a very good start para sa side dito ng Blacklist International. But that's a if and only if. They, Esson, Esson could be able to land those hook. Yeah. Ang tricky. At least, yung ating masabi. Game number 2, mga kaibigan, ng Omega versus Blacklist International MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusements Board. And here we are, laning stage. Nasa pare sa teams. Sobrang importante para sa side ng Omega Esports makakuha ng farm. Para naman sa Blacklist International, maganda pa rin yung pag-control nila sa mga big objectives katulad ng Turtle at Lord. Katulad ng nakita natin sa Game 1. So we can expect na ganun ang magiging emphasis on the side of Blacklist International. I like the anticipation dito, Wolf, on both teams. No, they actually tried to clear the first wave. So, ano eh, parang dinidisrupt na kagad. Action for the MPLPH Season 7, match number 2. At game number din na rin ng Blacklist International laban sa Omega Esports. Wolf and Rob, your casters. Rob, karoon tayo ng konting pause, but now we're back. Ano nga ba yung huli nating mga napag-usapan sa laban na yun? Well, pinag-usapan natin dito is kung paano yung magiging early game dito ng Blacklist International. Will Esson be very disruptive para dito, or rather annoying para sa side dito ng Omega? I think the quest, the answer is mukhang hindi niya pa nagagawa dung yung usual hook sa mga buffs dito ni HGC. In fact, we are 3 minutes in. Dalawa na nakuha kill ng Omega. Another iron hook na kinumit ni Esson in the mid lane na walang makukuha. Samantala sa may top lane naman, it's Edward versus Kenji. Napulapo ang nakuha with the flicker commitment. Oh, wow! Nakapag-mamba out lang. That 1v1 and a very good timing din as well. I really like how Edward played that offensively. Sabihin na natin hindi niya na-pick off doon si Kenji, but he actually won that lane. Kasi libre na to eh. Tapos given na nandun pa si Wise, they could potentially take somehow gold from the energy shields. Outer turret, energy shields, top lane, bottom lane, ganun naman. Pero nandito si Oheb to defend. Summon Force gonna be committed. Siguro nga naman na gusto nilang bugawin dito sa Oheb at kumuha ng as much gold as possible dito sa may bottom lane. Kaya nga naman, Omega, may komportable. Although, yung Thor sa top lane, yun naman yung mas malupit. Katulad nga na sinabi mo, Rob, mas impactful yung 1v1 na yun. Totoo. Yung simpleng, hindi ka pa, given na hindi pa nga siya na-pick off doon eh. Tapos nabasag kagad. This is a very early tower push coming from Blacklist International resulting into the first turtle pa, Wolf. Mukhang ganun na nga mangyari as Blacklist secures the turtle so easily. Ang kinailangan lang nilang gawin ay bugawin yung side ng Omega. Give take nga lang para sa Omega Esports, Rob, hindi ganun kalakas yung kanilang early stage talaga. I think nung draft, napag-usapan natin na ang Omega Esports baka mag-struggle sa early stages of the match. Nakakuha sila ng 2 kills, pero kung defending their turrets, pati na rin yung turtle, lumalamang yung side ng Blacklist International. Ito yung ano eh, no? Well, hindi nagawa ni Esson kanina yung usual nakikita natin on Franco, be able to hook yung mga buff para mas tumagal yung farm dito ng jungler ng Omega Esports. Pero yung turnout of events, mas napag- ganda pa. Kasi nabasag nila yung outer turret pero dito sa gitna, Wolf, sino ang mas makakalama ngayon? Oh, Cortese. At takas ang ganda ng coming out from Omega Venus. Cortese will have to back down. Si Esson nga lang ay mapapasama. Harith makakuha ng kill. Ranger, gumamit ang kanyang ultimate para bugawin ang mga members ng Omega. Hindi mag-overcommit, but they did get a kill kay Esson. That could have
gun worse para sa side ng Blacklist. It just so happened may mga flicker pa dito sa kanilang side. And still, may comeback naman sila with Edwards Lapu-Lapu. Nakita natin to during game number one. Still, ito ngayon na nagbibigay ng pahirap dito sa mga members ng Omega Esports. Yung top lane na yun might be crucial dito sa early to mid game world. Kasi hindi na ngayon ganun ka-confident doon si Kenji sa top lane. No. That means as well, Rob, na wala na nga makaka-match ngayon kay Edward. Just like in the previous match, do take note, bigla siya nagka-Bloodless Axe and BOD. Naunahan pa niya ng farm yung kanyang jungler noong time na yun sa mga kills na nakuha niya for the team. So far, 1-0 para kay Edward. And it's looking good for side ng Blacklist International. Lumalamang sila ngayon ng 1,000 gold. Mm-hmm. But Omega, they do have a good late game. Maganda naman yung kanilang late game potential, yes, with Benedetta, Claude, Harith. Ito kasi yung nangyari, Wolf. Eh, no? We all know that this Benedetta could potentially cut lanes. Probably force a reaction dito coming from Blacklist International. Kaso, ang nangyayari, nabapaliktad yun. Kumbaga, sila pa yung ini-invade. And look at this. Tingnan mo yung damage ni Oheb. Getting the Calamity Reaper. First, I'm not sure kung pangalawang item na yun. Kung nauna na yung Clock of Destiny, tapos Calamity Reaper, and it's just 7 minutes, that means maganda to para sa Blacklist, pero yung Turtle, kinokontrol ngayon Omega, Zaman Force committed, Turtle, secured, nung Claude, Granger with the ultimate. Kaso nag-heal lang mga members ng Omega, makakaalis na kasi doon. Shadow Mask para kay Esso, alam naman natin yung potential ng mga plays na yan, but I know. I'm really concerned here. Oheb, dalawa na nga yung items niya. Yes, that is an over-farmed Alice indeed, Calamity Reaper with Clock of Destiny. Ito pa yan, Wolf, eh, no? The earlier na makuha mo yung Clock of Destiny, the stronger your Alice would be. Kasi mas lalo niya makukuha yung stack niya. And now, look at that. I mean, every wave dito sa may bottom lane would just simply get cleared out. Tapos mas mabilis pa yung magiging ore farming niya dito. So now for Omega Esports dito, tignan mo naman, the gold hindi naman nalalayo. Pero yung tempo was all in Blacklist. Ngayon si Toshi dito with the Zaman Force. Zaman Force committed, stunned si Omega Venus Flicker. Naku! Just to get out. Blazing Duet na, kaso walang makukuha yung side ng Omega Esports doon, kundi mag-clear ng wave. And I'm pretty sure yung Blacklist International ay masaya doon sa nangyari na yun. I know, dahil na hindi naman totaling nasayang yon for Had GC. Pero they know na wala ngayon na damage dito ang side ng Omega, and they would force this outer turret, or rather inner turret dito sa may bottom lane. So, ang nangyayari dito ngayon, Wolf, unti-unting lumiliit yung vision, yung mapa ng Omega Esports. And we all know na mas kailangan na sa kanila yung tempo kasi parang nagsusnowball na ngayon. Uy! And look at the hook with the timing. Sakes. Fortunately, natakasan yon ng Kagura. Yeah, do take note na ang Kagura ay may way para mag-quote-unquote purify, yeah, with a few seconds. And commended yung reaction time doon ni Curtizzi. That's perfect. Makikita natin ngayon sa side of Blacklist International with 3 turrets. 3-0 yung turrets kasi na nakuha natin from both teams, which means na ang Blacklist ay lumalamang talaga sa gold. Talking about map control, ang sinabi dito ni Rob, dahil pag nauubusan ka ng mga tore, eventually nahihirapan ka kumontrol ng mapa. Omega, lalaban yata sa may gitna. Kenji just tanking through that. Oh, yun ang nakuha natin. Huli ulit dito si Kenji. Kung auto pa naman Blacklist, Death Sonata, nasakta na nga sila. Edward dito sa may likuran, pero nag-flicker pabalik. Hindi overcommitment ang gagawin ng Blacklist International. Gonna be a kill onto that Benedetta. Nakita mo yun na kapag nasaktuhan kasi na yung ultimate, tapos na nag-second skill pa rin yung Benedetta, totally maninigit yung damage. But Omega Venus will be taken out by Oheb! At mukhang lalaban pa nga dito si Oheb nga lang. Oh man, by Toshi I mean. Kill on Omega Venus, pero mukhang masaya pa rin yung Blacklist. Parang gusto pang i-force pa rin to ng Omega. They still would like to fight this one. Pero eto na yon ngayon, Wolf. We're already on the mid-game. 2,000 lead for the side of Blacklist International. You mentioned earlier na yung draft dito ng Omega could potentially be stronger, yeah, going into later stages of the game, given that they have this Claude. So now, there's a big possibility that Omega, they're just trying to turtle it out. Yeah. Na, let's not force too much team fight. We could potentially get this on the late game. Bigyan muna natin ng gamit dito si Had GC. Probably get a split pushes coming from the Benedetta dito ni Kenji. Look at the positioning dito ngayon ng Omega and even the Blacklist. They're already eyeing the first Lord. Oh, ang Peson. May nakuha na nga dito. There's a suppression. It comes from my Venus. Pero may damage ba? Hindi. Kenji onto the backline. It comes from Blazing Duet. Napatay na nga dito si Eson. It's gonna be the first kill dun sa clash na yon. Oh. Omega will not follow up. Sabi ng Blacklist,
okay na, ibigyan na natin si Eson. Huwag na nating dagdagan. Yun yung naging kulang doon para sa side ng Blacklist. They lack the first damage doon. That was actually his been hooked by Eson dito. So now, that is also a good window of opportunity ngayon dito for Omega to take some of the vision or to take the map control. Oh, looking at the Benedetta. Pero si Edward, mabibigyan dito ng Omega. Ducking through it all. Kamunti ka ba kasi Haze pati na rin si Kurt Hazy. Pero mapapatay pa rin nila yung Lapu-Lapu. And Omega Esports safe yata umalis ngayon kahit pa may death zone nata coming out from Blacklist. Ito ngayon yung magiging problema, Wolfe. Blacklist International been able to take the early going into mid game. Pero kasi there will come to a point that this Franco gonna go to like a hit or miss. Mm-hmm. Nakikita natin laging on point yung kanyang mga hook. Pero right after the suppression, right after the ulti na meron siya, he's just gonna have to wait for cooldowns na. And that's where the power spike of Omega Esports is. And ngayon, sila na ngayon ang susugot dito. Sumugot na nga Omega Esports. Wise in trouble. Hinabol kasi si Rafaela mauna. And Ohem, makakatakas din. Zaman Force, wala na doon sa area si Toshi. Kaya nga naman mahuli siya with the knockups. It comes Edward. Flicker in. The shutdown na kayo, Harith. And Omega Esports will lose too. Just like that. Sila kasi yung nauna. Oh. I think medyo confident yata doon yung side ng Omega. They thought na they could be able to take team fights against Blacklist International. Now, this might actually result the first Lord dahil doon sa dalawang pick-off na yun, Wolf. Saktong-sakto pa, 12 minutes na enhanced na yung Lord. Luminous Lord gonna be in favor of Blacklist unless Kenji says something about it. Nag-electo final blow sa may likuran. Kaso nakuha na ka ni Wise. Yin yang overturn. Kulang alang damage. Mapapatay yung Kagura. Edward will try to save Wise. Hey, sinahabol dito si Wise. Baby! Kaso mabilis masyado. Yun na nga. Nice one, baby! Nakubo! Oh, at no! At protektahan pa nila Eson. Blacklist International wins that clash. Hindi umabot yung Light of Retribution. Habol na habol doon. Gusto na ni Baby. Kaso ayaw ni Wise. Oh, no! Iba daw yung baby ni Wise, sabi niya. Ayaw ko niya. Diyan mo masusuka talaga. Dito, yung pagiging loyal. Loyalty dito. Award goes to Wise. To Wise, totoo yan. But this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. Going back dito sa replay, Wolf, sinubukan naman ng Omega Esports. Look at Kenji's positioning dito. He goes in, pero medyo tagilid yung kanyang Electro Final Blow. Hindi nakadiretso dun sa may turtle. Probably, sinusubukan niya mag-pick off or rather getting Wise. That's the reason kung bakit ganyan yung buhay ngayon ni Wise. Look at Haze. Hindi abot yung kanyang Light of Retribution. Skill 1. At nung nag-time na, or rather nag-cooldown, hindi na umabot, hindi niya napatay. Ngayon, Lord is approaching sa bottom lane ngayon ng Omega Esports. I think nag-proc din yung Hunter Strike doon, kaya may biglang speed boost yung para makikita niyo na biglang bumilis yung lakad niya. We'll about to see later kung pag nagkaroon tayo ng item check, siguro makikita natin talaga kung ano yung itemization. But that means Blacklist International easily takes that turret doon sa may mid lane. Makikita rin natin doon sa top. Sobrang bilis nila mag-take na ngayon ng mga objectives. Blacklist International reaching critical mass. Yung kanilang power spike sa moment na to. Wolf, the big question is how Omega, how do we actually decode Blacklist International? They are playing in the zone ngayon dito, mga kaibigan. And we all know that there is always a possibility na baka matapos ito. Kung maghirap ngayon dito ang Omega Esports. Another hook dito. Nice one, baby. Siya yung una pang nabura. He's getting pick off dito. Wolf, nako. Mukhang gusto nang tapusin ng Blacklist International tong laban na to. Si Eson yata. Ano siya? Ano, halika dito, baby. Siya eh. Oo nga. Hindi siya nice one, baby. Halika dito, baby. Oh, Eson! Forcing the Purify para kay Toshi. Hindi siya nahatak pero na-force yung Purify ngayon. Blacklist International feeling confident. Nagpo-poke around the base ng Omega. Madedepensahan mo ito ng Omega. Maganda yung wave clear. Team ng Omega and Curtis na patalon. Not committing the yin yang overturn yet. Pero ayaw pang umalis dito ng Blacklist. They are still confident that they could be able to close down the game. Bakbaka na naman dito. Sa likuran! Nato si Kenji! Kaya pa nila makuha silang isang kill. Dun kay Omay Venus at the Lapu-Lapu as well. Nang gandang dissection coming out from Omega. Haze with a flicker. Round 2 na naman. Kaso sabi ni Wise, hindi mo na naman ako mahabol. Even with the speed boost, Haze as a support, hindi na niya hahabulin doon sila Wise. Okay, nagkaroon dito ng konting window ang Omega to be able to breathe.
medyo nag-overstay na rin doon ang Blacklist International given na nabasag naman na nila lahat dito ng base turret. Now, the itemization dito, kikita na naman natin, is almost the same that we had seen earlier. Granger dito, makunat at one of the reason bakit hindi siya na-pick up during the Lord team fight. Meanwhile naman, yung Claude or the damage dealer dito ng side ng Omega, well, or is this enough to be able to burst down a members dito ng Blacklist International? Kailangan pa nila ng farm, definitely. Kakayanin, they have good scaling. So, wala na i-point out si Oh My Venus, 2 casual items. Casualan yes. lang. Deadly Blade, pati na rin ng Molten Essence. Ito yung ano eh, yung kumbaga parang hap-hap lang. Kumbaga kinuha niya yung Iron Mask, Molten Essence, chop pero hindi niya muna binubuo. Normally, chop suey build hindi nagiging effective kaso sa kamay ni Oh My Venus at ang talino din ng pagkaagamit na susulit. Yan kasi yung power ng Popolent Koopa. I know. And also, yung Thunder Belt is a one perfect item then para sa side ng Popolent Koopa. There's a slight slow din as well doon sa kanyang unique passive. So, kaya nahihirapan. Kung sino man yun, nyart, niyang Popol and Koopa na yan, talagang hirap gumalaw, especially during team fights. Do take note, kanina yung minention natin na Hunter Strike, kaya biglang bumilis yung paglalakad ni Granger habang hinahabol siya ni Haze. Yun yun. Kaya nga naman, makikita nyo, dun sa game number one, si Wise, yung itemization niya biglang Athena Shield. This time, purely offensive, pero may konting defense pa dahil sa mga no-quality speed mo. So, Blacklist International, kaya siguro talaga nila kinukuha yung first pick na Granger Rob kasi kabisado talaga nila. Oh, Wise, really doing very well dito sa Granger na to. And I like Blacklist International discipline. Regardless, nabasag na lahat ng Torre ng Omega. They're not really trying to push it out. Kumbaga, pwede nilang i-bait to eh. And for Omega, kumbaga magkaroon sila ng mga risky ng mga moves. Pero mukhang eto na si Halika Baby! Hulika Baby! Sabi ni Eso na naman, nakakuha ng isang kill dun sa Rafaela with the burst down of Blacklist International. Si Ajizi nagpo-poke the Art of Tiberi. Kaslow na si Oh My Venus! And base ito sa may bandang kaliwa. Kaso hindi masyado effective. They did get a kill out to the Alice. Edward, may big trouble. Kaso, yun na! Flame shot for the slow! Benedetto with the last hit. Edward, gonna be taken out. And Omega, nakuha sila ng 2-for-1 trade-off. Ang ganda ng simula noon for the side of Blacklist. Nahuli ka, baby, dito si Haze. But the damage coming from that claw, pero hindi pa to tapos. Wolf, dahil gusto, is po-force ngayon to ng Blacklist kahit tatlo lang sila dito. Hindi tumama yung hook ni Eson. Omega, umuha pa rin dito ng Lord. Sino makakuha? Eson with the jump! Ang kuha mo yung kill dun sa Harith! Ang gandang kagandaman para kay Eson. Kaso yung Lord buhay pa rin. Omega Esports ang makakuha. Na-retry na nga. Oh My Venus. Ito, mapatid rin si Eson. Blazing duet! Omega, nakakuha na ng apat. Sama mo na rin yung Lord. Na-retry, Kuya Wolf! Oh my! Na-retry ni HGC doon yung Lord and this could potentially be a good window parang ngayon sa Omega Esports to come back onto this game. Kamuntikan pa silang masegway ng mga minions dun sa may isa kanilin na ng base. But Omega Esports standing strong sila yung nakakuha ng mas magandang retry. I know, right? But this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. So, ito na ngayon ang nangyari sa instant replay, mga kaibigan. The hook did not connect. Sinubukan pa rin naman nila ditong labanan ng Blacklist kahit tatlo, laban sa tatlo naman ito. Pero had GC with the perfect retribution, getting and securing the Lord, tapos napatay pa nila dito, hinahabol na ngayon nila rito. Look at that, blazing duet. Saktong cooldown, muntikan pa si Oh My Venus ma-pick up on the process. Tumalon na yung Lords sa may bottom lane dun sa outer dirt. Pero may nahuli, suppression from OM, kaso kulang. Namatay na nga dito si OM, yun ang pamunimula ng Omega Esports. Oh My Venus in trouble, blazing duet na naman sa may badang likuran. Nakakuha na ng dalawang kill. Ang side ng Omega Esports, si Y, sinabol niya GC. Pero makukuha ng konting kontra na ngayon si Edward. But take ng sobrang taas na damage out mula sa Omega pero may sustain, may konting harang kaso si Wise natalunan na nga ni Gert Heezy and after in trouble Edward na papaligiran yung base nga lang yung base Omega inuwa na Omega tying the series. Omega with an epic comeback against Blacklist International. We all thought that Blacklist International had that game but with that perfect